Walang excuse sa pananakit ni Will Smith kay Chris Rock sa harap ng madla habang isinasagawa ang 94th Academy Awards. Ito ang karamihan sa komento ng mga kasamahan ni na Will at Chris sa Hollywood. Umere ang live telecast ng prestihiyosong awards night sa iba-ibang parte ng mundo nitong Lunes ng umaga, March 28, 2022, Philippine time. Agaw eksena ang biglaang paglapit ni Will sa stage para sampilan ng buong puwersa ang komedyan na si Chris na presenter sa awards ceremony. Ilang segundo bago ang insidente, kita sa kamera na todo tawa pa si Will na nakaupo sa front row ng audience. Nasa gawing kaliwa niya ang misis na si Jada Pinkett Smith, nakikipagbiruan si Chris kay Will nang humirit si Chris na mala G.I. Jane ang hitsura ng misis ni Will na si Jada dahil sa bald hairstyle nito. Dito na pamitik si Will, na matapos sampilan si Chris, bumalik sa upuan, at saka minura ang komedya ng mga tweeran si Chris na, "It was a G.I. Jane joke." Ang pelikulang G.I. Jane ay pinagbidahan ni Demi Moore na kalbo ang hairstyle dahil sa role nito bilang sundalo. Na-offend si Will dahil kaya kalbo ang kanyang misis ay dahil sa health condition nitong alopecia o hair loss, na tigagal si Chris, pero idinaan pa rin niya sa biro ang insidente para magpatuloy ang show. Narito ang reaksyon ng ilang Hollywood stars sa issue. Sabi ni Mark Hamill, "Star Wars, stand-up comics are very adept at handling hecklers, violent physical assault, not so much." Naalarma rin si Rosie O'Donnell, "The Rosie O'Donnell Show," sa ipinakitang violence ni Will na tinawag niyang "sad display of toxic masculinity from a narcissistic madman." Hindi rin tama para kay Kathy Griffin, "My Life on the D-List," na ang isang stand-up comedian ay pisikal na saktan dahil sa biro nito sa stage, para naman sa TV host na si Jimmy Kimmel, "Jimmy Kimmel Live, sana ay hindi naapektuhan ng unpleasantness na naganap sa Oscars ang pagkilala sa mga talentadong artista." Ang TV host na si Conan O'Brien ay humirit na, "Just saw the Will Smith slap, anyone have a late night show I can borrow just for tomorrow?" Sabi naman ni Tommy Chong, "So it wasn't staged and Chris Rock could press charges against Will Smith and probably sue his dumb ass? Wow, so surreal." Hindi naman makapaniwala si Pete Zedlatcher, American Pie The Naked Mile, kung paanong nakitawa pa si Will sa joke ni Chris bago ito sinapak, "Entitled Childman, Team Chris Rock, always," saad ni Pete. Pagtatanggol ni Mia Farrow, "Rosemary's Baby," kay Chris, "It was just a joke, jokes are what Chris Rock does, always has been edgy," sabi naman ng journalist at ex-wife ni Arnold Schwarzenegger na si Maria Shriver, "Hashtag Will Smith says he wants to be a vessel for love, love is not violent. Love is not what was displayed on a global stage tonight, we should never get to a place where we sit and watch a movie star hit someone on a global television then, moments later, get a standing ovation while talking about love." Ang political analyst sa MSNBC na si Michael Steele ay namangha rin kung paano nakuha pa raw ni Will na gamitin ang love para sa kanyang misis para depensahan ang ginawang pananakit kay Chris. Paano raw nangyaring nabigyan pa ng standing ovation si Will ng parangalan ito ng Best Actor Award sa kabila ng insidente? "There was so much wrong about this moment," saad ni Michael. Ang aktres na si Sophia Bush, One Tree Hill, ay naniniwalang parehong may pagkakamali sina Will at Chris. "Violence isn't okay, assault is never the answer. Also, this is the second time that Chris has made fun of Jada on the hashtag Oscar stage, at tonight he went after her alopecia. Punching down at someone's autoimmune disease is wrong, doing so on purpose is cruel, they both need a breather." Ipinaliwanag din ni Sophia na, "Public knowledge, ang health condition ng misis ni Will, she's been open about it since at the Smiths Rock have a long overlapping circle, hitting him was not okay, and his joke was cruel at personal, all of it, awful," dagdag ni Sophia. Samantala, selos ang dahilan kaya binugbog umano ni Kit Thompson ang girlfriend nitong si Anna Halandoni. Ayon sa initial police report, sa unang pagkakataon, humarap si Anna sa media nitong ika-28 ng Marso taong 2022, Lunes ng hapon, sa isang events place sa Scout Borromeo Street, Quezon City. Kasama ng aktres ang kanyang tatlong legal counsels, pati na rin ang kanyang ama, para bigyang linaw kung ano ang naging mitsa ng pananakit sa kanya ng nobyong aktor. Hindi gaano kadetalyado ang paglalahad ni Anna, pero base sa salaysay niya, pareho silang lasing ni Kit nang mangyari ang insidente habang sila ay naka-check-in sa isang hotel sa Tagaytay. Ayon sa legal counsel niyang si Attorney Faye Chongson, noong 17 ng Marso taong 2022 naganap ang insidente, lumalabas na ang posibleng naka-trigger sa galit ni Kit ay ang usapan nilang baka iwan ni Anna ang nobyo. Ayon kay Anna, hindi totoo ang espekulasyong mayroon siyang third party, pero sa hindi malinaw na dahilan ay pinagseselosan umano ni Kit ang ex-husband ni Anna na hiniwalayan nito noon pang 2018, lahad ni Anna, "Nangyari po kasi yun, na nag-usap po kami na gusto daw po niya akong pakasalan, tapos po, sabi niya mahal na mahal niya ako, ganun din ako sa kanya, tapos po, may pinadelete po ako sa kanya na mga pictures namin sa social media."
Tapos, naging okay naman po yung usapan namin. Maya-maya ay biglang binanggit daw ni Kit ang tungkol sa ex-husband ni Anna, dito raw siya binyantaan ni Kit na papatayin siya sa oras na hiwalayan niya ito. And then, ang next na po niya na tanong sa akin, iniwan mo yung ex mo, diba, diba, hiniwalayan mo siya, sabi ko, oo, ang tagal na yan, 2018 pa yan, alam mo naman kung ano ang nangyari kung bakit. Tapos, sabi niya, ako, pag iniwan mo ako, patayin kita, tapos, sabi niya, akin ka lang, hindi ka pwedeng mapunta sa iba, kaya nung sinagot ko siya, sabi ko sa kanya, mahal kita, hindi kita iiwan, alam mo yan, dagdag na kwento ni Anna, tinatawagan daw niya ang kaibigan nilang nagngangalang, Victoria, mahina raw ang signal sa kwarto ng tinutuluyan nilang hotel kaya lumabas si Anna at nakarating siya ng third floor ng hotel. Nagising daw si Kit at hinanap si Anna, hanggang sa itinuro raw ng lady guard na nasa third floor si Anna kung saan sandali itong nakaidlip, binitbit daw siya ni Kit pabalik ng kanilang kwarto, akala niya na iiwan ko siya, salaysay ni Anna. Kasi, paghiga niya sa akin sa bed, sinampal niya ako ng gising, nagulat ako, na-shock ako, sabi ko sa kanya, bakit mo ako sinampal, sabi niya, bakit mo ako iniwan, sabi ko, hindi ako umalis, tumatawag ako kay Victoria para sabihin ko sa kanya na nandito tayo sa hotel, lasing tayo. Hindi siya nakikinig sa akin, kasi nga, galit na siya, lahad pa ni Anna, aware si Anna na may anger, management issue si Kit dahil ito raw mismo ang nagbanggit nito sa kanya noon, sa tingin ni Anna, nasa isip ni Kit na iiwan niya ito kagaya ng nangyari sa kanila ng kanyang ex-husband na pinagsiselosan daw ng aktor. Perception ko lang, siguro pumasok sa isip niya na iwan ko siya, kasi ginawa ko nga sa ex ko, syempre, nakainom nga kami, kasi lumabas ako ng pinto, kasi matagal din niya akong hinanap, akala niya iniwan ko na siya. Sabi pa ni Anna, inamin na rin ni Anna na itong ex-husband niya ay pinakasalan niya sa Amerika noong taong 2017, pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at naghiwalay rin sila, ikinasal po ako noon sa States po, pero, hindi po kami nagsama sa isang bahay kasi, September 2017 yun, December kami bumalik ng Pilipinas. January 2018, hiwalay na po kami, pag-amin ng aktres, nahihirapan pa rin matulog si Anna Halandoni mula nang bugbugin siya ni Kit Thompson, dun nga po ako hirap, nahihikbing saad ni Anna ukol sa trauma, na pinagdadaanan niya. Pinahid ni Anna ang namuong luha sa mata, dun po ako nahihirapan, anxiety, lahat-lahat natatakot ako, sa hospital, hindi ako natutulog, gumigaralgal ang boses ni Anna, nahihirapan po ako, hanggang ngayon, traumang trauma ako. Napayuko si Anna at tuluyang lumagaslas ang masaganang luha, pahayag ng legal counsel niyang si Attorney Faye Simpson, the following days right after the incident, I will be receiving calls from her, tatawag siya sa umaga, syempre, una kong tatanungin, kumusta ka? Nakatulog ka ba? Yan mismo ang sasabihin niya, and she'll break down and cry, hindi ako nakatulog, nanaginip ako, every detail, is relived in my head, bangungot, nightmare, akala ko, totoo ulit, madjay gising na lang ako, kung nakatulog man ako, yun ang nasa isip ko. Anong masasabing mo tungkol sa vlog natin ngayon? Huwag maiyang magkomento sa comment section ng video ito, at kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligta ang kalimbangin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga press ko at bagong balita. Hanggang sa muli, and maraming salamat, mga boss! Anong masasabing mo tungkol sa vlog natin ngayon? Huwag maiyang magkomento sa comment section ng video ito, at kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligta ang kalimbangin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga press ko at bagong balita. Hanggang sa muli, and maraming salamat, mga boss!